O ito, may utos na raw po ang korte tungkol dito. So hindi na nyo kailangang ipatawag pa sila para magpaliwanag, ano? Pero kailangan pa rin mapag-usapan yes. bilang isang bansa kung ano dapat talaga ang patakaran. Kasi wala naman ang patakaran yan, walang pinaghuhugutan. Hinahanap ko sa buong ano, wala naman pinalabas eh. Ang sabi lang ng LTR Fairbank, nag-usap sila ng provincial bus operator. Eh, kahit isang provincial bus operator, pinaisa-isa ko. Wala naman nung nagsasabi na mayroong ganong klase. Nakatwira ng LTFRB, sabi daw ng MMDA, para maiwasan ang traffic sa EDSA. Unang-una, ilan lang naman talaga. Kasi huwag na tayo kung, kasi nagtuturoan na sila pag sinulaan yun. Sa 400,000 dyan sa EDSA na vehicle, 8,000 lang ang provincial bus. Uh-huh. Based yan sa JICA study. So, yan lang napakalaki po talaga. At ang private vehicles, yun talaga ang tunay. 288,000 o 72% yan, talaga mga private vehicles na may ang pasero lang. Kuminsan isa, pero ang average ay mga dalawa. Ibig sabihin, hindi naman talaga cost ang provincial bus yan sa traffic sa EDSA. Okay. So magkakaroon pa rin kayo ng hearing para makapagpaliwanag itong dalawang agency, LTFRB at saka MMDA? O para mas maklaro, yes. talaga dyan, interagency at joint memorandum. Kasi based po sa Republic Act 7924, ang MMDA talaga, setting the policies of traffic in Metro Manila. Pero okay. Yung DOTR naman, ang ibig sabihin po, ang meaning po ng ng traffic ay ibig sabihin kasama po ang ruta. So ang ruta naman ay nakapalub sa EO 123-8 na DOTR lang. So talaga may gap talaga diyan. So kailangan ang guidelines sa EDSA must necessarily be interagency. Eh wala namang ganun eh. So pangalawa, sino ba nagbabayad ng buwis? Okay. Ang provincial bus nagbabayad po ng 6 billion a year in VAT on fares. Pagdating sa langis, Magbabayad doon sila ng 898 million. Samantala, ang private cars, siyempre mas malaki dahil napakarami nila. Nagbabayad ng 1.88 billion ang kanilang binabayad na VAT. So, sino ba nagbabayad ng buwis para ma-maintain ng EDSA? Provincial buses po, provincial passengers. Di ba meron tayong road use fee? Opo, yung MBUC po. So, ang MBUC po ng dyan po sa EDSA, nagbabayad po ang private vehicle ng 360 million lang. So, okay. Kung kukumpitin natin, kung sino ba nagbabayad para sa maintenance ng EDSA, nagbabayad po yung mga provincial, kasi mas marami, dihamak na mas marami kami, kaso kami pang pinapasakitan. Pero kumbaga sa hindi naman umawawala kasi kailangan pa rin ng pasahero pumasok ng Metro Manila. So, doble-doble tuloy. Correct. Kawawa mga tao. Double holding. Oo. Kasi yung window hours, yung mga manggagaling ng Bicol. Oo. 10 o'clock ng gabi hanggang 5 o'clock ng umaga, maghihintay ng mga bus. Just oras. Paano kung pauwi? Nakalagay sila sa 10 to 5 a.m. Oo. Ang style kasi nila, bulok. Kasi nag-window hour, nag-dry run sila, tapos tinuloy na nila yung dry run. So akala ko ba gusto natin ipanumbalik po ang pagiging normal after COVID. Okay. So kung gusto mo talaga ibalik ang normal, hindi yung kasama po sa normal nung dati bago COVID, ay pumapasok po ang provincial buses. Okay. Thank you po, Congressman. At inaasahan namin na masusolve natin itong problema ng DOTR at saka pinatupad ng MMDA at ang mga provincial buses.